Tayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating banal na pagdiriwang, ang Sagradong Misa ay pagdiriwang ng Kapistahan ni San Lucas, manunulat ng mabuting balita. Maganda po sa kapanahon na nakakatanggap po tayo ng mabuting balita. At ang mabuting balita ukol kay Jesus. At ang kwento niya ay sinulat ni San Lucas. Pagnilayan natin ang mga mabubuting balita upang magbigay lakas sa mga taong bagsak ang kalooban. Mga kapatid, aminin po natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin. Sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos tamang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inirang mo si San Lucas para sa paglalahad at pagsusulat ng isiniwalat mong hiwaga ng iyong pagmamahal sa mahihirap.
Ipagkalo mong ang mga dinakila mo sa pagtataglay ng iyong ngalan ay manatiling nagkakaisa ng damdamin at isipan, at lahat ng mga bansa ay maging mapalad na makita ang iyong pagliligtas. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa mga bagay na pansanlibutan. Siya'y nasa Tesalonika. Nagpunta sa Galacia si Crescente. Si Tito namay sa Dalmatia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo rin, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. Pinapunta ko sa Epeso si Tikiko. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kina Carpo sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Pandaytanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya, sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga Hentil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinamang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, ang Panginoon ay humirang sa 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at buok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, saganang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinman bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasakin nila ang kapayapaan, ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay ng inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bahay, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Paggalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa kanila, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Sa simula ng panibagong linggo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Kapistahan ni San Lucas ngayon, ebanghelista, manunulat ng mabuting balita at krisis at marami mga tao ay bagsak o nagsisimula lamang bumangon, mabuti naman na meron tayong bagay na maganda, bagay na makakataas ng ating kalooban, lalong-lalo na ang mabuting balita, ang Ebanghelyo. At isa sa mga, apat lang namang Ebanghelyo, ang Ebanghelyo ni San Lucas ay espesyal, pinakamahaba. Hindi lamang Ebanghelyo ang sinulat niya. Meron pa siyang gawa ng mga apostol. Sige. Iugnay ko na muna yung unang pagbasa. Sulat, ikalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo. Si San Pablo, bale siya'y apostol. Pero pinili siya ni Jesus dun sa konversyon niya patungo sa daan sa Damasco. Pero tinuturing si San Pablo na apostol. Apostol sa mga Hintil. Ngayon, napakalawak ng kanyang mga gawain. Naku, nakarating sa malalayong lugar. At marami siya mga katulong, mga asistente. Binanggit niya yung mga pangalan. Binanggit niya si Lucas, ito yung sabi niya. Binanggit niya si Tito, binanggit niya si Marcos. Ano sinabi niya tungkol kay Lucas? Si Lucas na lamang ang kasama ko. Ika nga eh, mahirap patagalan ito, no? Yung pagkasabi niya, ibig sabihin, maasahan si San Lucas. Siya, manunulat. Makikita mo, kung meron kang katulong, di ba? Kasama, ba? Masipag ito. Maasahan mo ito. Talagang dala-dala yung notebook niya. Dala-dala yung kanyang lapis at papel. Ayan. Kaya nga, iugnay ko na po yung Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Kaya nga, may mga apostol. Ang kwento ng ating mabuting balita, bukod dun sa 12, may pinili pa si Jesus na 72 na mga disipulo para mas marami. At may patungkol ito kay San Lucas, sapagkat si San Lucas ay tumulong sa apostol
Ito po yung mga 72 disipulo, extension ng mga apostol at para malawak, napakalaki po ng gawaing ng ebanghelisasyon. Kaya sinabi dito ang mga ginagawa ng mga disipulong ito. Sumusulat ako ng mga libro. Meron akong panlima, panganin, ang pampito. Pangkilikin po ninyo. At yung pampito, ukol kay San Lucas, ang paano maging malapit sa Panginoon sa karanasan ni San Lucas. Si San Lucas, magaganda po yung mga ebanghelyo. Mahahaba. At yung mga tungkol sa mahal na Birhing Maria, yung awit ni Maria, ay kay San Lucas yan. Tatlong bagay lang kasi isang kurso yung kay San Lucas . Una, marami tayong detalye, magagandang mga kwento. Siguro, napalapit si San Lucas sa mahal na Birhing Maria. Mahal na Birhen, ikwento niyo po nga yung, ayan, so, nung, yung tungkol kay Jesus, nung bata siya, yung si Jesus sa perspektibo ni Maria. Pangalawa, yung ebanghelyo para sa mga mahihirap, sa mga dukha, sa mga napag-iwanan, sa mga nakalimutan na. Yung mga deboto natin dito sa Quiapo, ayan, para sa inyo yung ginawa ni San Lucas. At pangatlo, hindi lamang yan para sa mga grupo ng mga pinili, mga Hudyo, para sa lahat yan. At hindi lamang ebanghelyo yung pagsasagawa nito sa gawa ng mga apostol. Kaya napakaganda po ng ginawa ni San Lucas para mapalalim ang ating kaalaman kay Jesus. O, tanong ko po sa inyo, kayo mga laging nagsisimba sa Quiapo, saan ang imahe ni San Lucas? Sa Quezon Boulevard ba? Sa Criedo o Plaza Miranda? O, titingnan ko kayo. Wala, walang gustong saan. Yan. Hindi, yung siyempre nandito siya, yan yung simbolo niya. Pero doon sa labas, yan ang sa loob na simbahan. Yun. Yung tanong ko, di ba may mga saan? Ayun, Plaza Miranda. Kung lalabas ka ng simbahan, nasa kanan siya. Yun, si San Lucas. Para makilala natin, ha? Alam nyo na. Nagising kayo, ha? Yan, dalawin nyo. Nilalagyan natin ng bulaklak. Kung napapansin ninyo, kung may piyesta ang isang apostol o ebanghelista, meron siyang bulaklak, ha? Para pagdasal tayo, ha? Sa harap ng Diyos. Tulong ni Maria, ni San Jose, ina ng Santo Rosario, ni San Jose, ni San Luke. Maging mabuting balita tayo. Isabuhin natin ang mabuting balita. Tayo ang maging mabuting balita sa mga taong nakakatagpo natin. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tapat na kaibigan ni San Pablo, binigyan tayo ni San Lucas ng isang ebanghelyong mayaman sa mga salaysay. Manalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng mapagmahal na tagapagligtas na inihayag sa ebanghelyo ni San Lucas. Tugon po natin, Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang simbahan naway gisingin sa mga kasapi nito, ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga nasa propesyon ng panggagamot at ang mga tumutulong sa kanila, naway gabayan ng Espiritu
Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Tayo naway masiglang makilahok sa gawaing pangmisyon ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng pagtataguyod at aliw mula sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga yumao naway makabahagi sa kagalakan ng mga anghel sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Makapangyarihang Ama, kasama ng mga panalangin ni San Lucas, inilalapit namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Ipagkalo mo mga ito alang-alang sa iyong anak, ang mapagmahal na tagapagligtas na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Paghahanda ng alay ay narito po ang alak na tinapay dala sa altar mo. Banyo'y magiging tunay dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay ngayon ay sisimla. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, lukong katawan. Ito'y aming tatanggapin sa magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa mga kaloob na buhat sa iyo, pagbigyan mong kaming kusang makapaghain upang mga alay na inahandog namin ngayong kapistahan ni San Lucas ay magdulot sa amin ng kagalingan at kadakilaan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na hindi magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon,
Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himblay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Santo Rosario, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, si San Lucas, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turo ni Hesukristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo rito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Sino ikaw? Akong pastol mo sa'yo'y nakalaga. Batid mo rin kung sino ako. Na nagmamahal sa'yo Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkalo mong ang tinagap namin sa hapag mong banal ay magpabanal at magpalakas sa amin sa pagsampalataya sa mabuting balitang ipinangaral ni San Lucas sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasya na may karamdaman, lingapin mo pang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkandanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lumang magaling. Ialayin po sa Panginoong Diyos sharing aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay mga kaming takagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Kristo at inyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na Poong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon nito na way maalala nila mga pangakalan sa binyag na ikalang ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama,
Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Magsiupo na muna po ang lahat.